Sakripiyo ng Beltrachina, Pari Cappuccino, God ng Diyos kaibigan, ni Kristo kami idalangin mo. Sugat ng Panginoon, iyong hinagkan nang sa amin ipadama pag-ibig ng Diyos at dalhin ng krus ni Kristo. Purihin ng Diyos Ama, purihin si Jesucristo, purihin ng Diwang Banal, San Padre Pio, Pari ni Kristo, alagad ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Magandang hapon mga kapatid o tanghali. Ngayong araw ay ating pong pinagdiriwang ang paggunita kay San Pio ng Pietrelcina. Nagagalak tayo at nalulugod sa kabutihan ng Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng isang napakabuting halimbawa at isang santo na ating dudulugan at pananalanginan. At ngayon mga kapatid, taglaya ang pusong mapagpasalamat. Halina, patuloy tayong kilalanin ang kabutihan ng Diyos sa mga maraming pagpapalang ating tinatanggap. At ating ialay ang misang ito, ang ating mga personal na kahilingan at ang kahilingan ng mga taong humihingi ng panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Pietrelcina ng espiritu ng katotohanan at pagmamahal para sa pangasiwa ng iyong bayan. Ipagalob mo ngayong siya'y pinararangalan na umunlad kami sa pagtulad sa kanilang panunguliran at itampo kami bilang tugon sa kanilang mga kahilingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ika'y may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mong sasabihing, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan. Kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan, huwag kang mangingimbulo sa taong marahas.
nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palalo ay kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang mga may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Yaong mga masunurin na sa iyo ay nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya iniisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Kailanman siya ay tapat makisama sa kapwa, sa kaniyang kaibigan ay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng ditunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawin ay hindi siya masuhulan. Upang yaong walang sala ay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao ay mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dapat kayong nang kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay talukbungan ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya, pagbutihan ninyo ang iyong pakikinig, sabagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ang inaakala niyang nasa kanya.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli, magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon ay hindi natin maialis ang pagkabalisa dahil very subtle na ang tinatawag po nating pagpasok ng masamang spirito. Kaya alam niyo po ba na isa po sa mga dinudulugan at pinapanalanginan ng mga tinatawag na exorcist ay walang iba kung hindi si Padre Pio. Ngayon pong araw ay pinagdiriwang natin ang kanyang kapiestahan. Bakit po si Padre Pio? Ang tawag ng mga demonyo sa kanya ay ang old man, ang matanda. Bakit po kaya? Dahil nakikita rito sa kanyang pamumuhay ang tunay na kabanalan. Alam niyo po, si Padre Pio po ay pinanganak ng 1887 at siya po ay May 25 isinilang. At matapos po yun, ngayon pong araw, September 23, and that was in 1968, nang siya po ay mamatay at gantimpalaan ang tinatawag na kabanalan. Si Padre Pio po at the age of 5 ay naroroon na po ang tinatawag po nating pagnanasa na yakapin at unawain ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Kaya at the very age, ninais niya na pong maglingkod. Kaya ang una pong pasok niya sa kanyang pamumuhay, paglilingkod, ay bilang altar server. At the age of 15 years old, siya po ay pumasok sa mga Capuchin, sa mga Franciscan. At dito nabuhay. At dito, sinimulang pandayin ng kabanalan ang kanyang pamumuhay. Mga kapatid, kapag tinignan po natin si Padre Pio, masasabi po natin ngayon, ang daming dumudulog sa kanya, ang daming nagmamahal. Dulot na rin po ng tinatawag na kabanalan at higit sa lahat sa mga himalang kanyang pamagitan ng kanyang pananalangin ay ipinagkakaloob. That is what in 1918, nang magkaroon po siya ng tinatawag na stigmata. Ang stigmata po ay ang sugat na nagmula kay Kristo. Sugat sa kanyang dalawang kamay, sugat sa kanyang tagiliran, at sugat sa kanyang dalawang paa. Dahil po rito, ay tinanggal po siya at sinabing, diyan ka muna sa kwarto mo. Kasi kinwestiyon po ang kanyang stigmata. Pero ano po ang nangyari sa kanyang pamumuhay? Nalantad ang tunay na katotohanan na ito po palang tinanggap niyang sugat ni Kristo ay authentic. Bakit? Kasi lumalabas din po ang mabangong amoy at nakikita sa kanyang pamumuhay ang kabanalan. Nangangahulugan, naging consistent po ang kanyang salita, ang kanyang buhay at ang larawan sa kanyang sarili at ito po ay ang larawan ng pagtugon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, sa Ebanghelyo, sinasabi po sa atin, anumang lihim ay mabubunyag. In fact, tinago po ni Padre Pio ang kanyang mga sugat, ngunit sa bandang huli, dulot ng kanyang pagsunod sa kanyang superior, ito po ay pinayagang malantad. Ngunit sa kabila pa po nito, ay nakita hindi lamang ang sugat ni Kristo, kundi kung paano ang tatak ni Kristo ay nasa sa kanya. At ito po ang tunay na nagliwanag. Anumang kip-kip, anumang tago, lumalabas ang mabuti. Kaya sa buhay po natin, iniisip po natin, paano natin mapapalabas ang kabutihan? Paano natin maipapakita na tayo po ay tunay na tagasunod ng poong Jesus Nazareno? Paano natin nakikita ang mga sarili nating sugat? Oo nga po, maaari pong hindi natin makamit ang tinatawag na mga sugat na ito.
Ngunit tayo man sa ating pananampalataya, kung makikita po natin na tayo ay kaisa ng poong Jesus na Nazareno, dito makikita po natin ang ating sugat, ang ating mga pinagdaraanan ay hindi hiwalay sa pinagdaraanan ng ating Panginoon. Kung ganun, mga kapatid, ano pa palang nangyayari po sa atin, na-identify po natin, kaya malapit ang puso natin sa poong Jesus na Nazareno. Bakit po? Kasi sugatan siya, naghihirap siya, nagpasang siya ng krus, at ngayon ito rin po ang nararamdaman natin. Naghihirap tayo, sugatan tayo, at ang pakiramdam natin, napakabigat ng krus na daladala natin. Pero paano po natin pagbawagian ang hirap nating nararanasan? Para kay Padre Pio, araw-araw, ilang taon niya pong tinaglay ang sugat na ito at very painful. Napakasakit. Ngunit tinanggap niya ang mga ito ng may pagtitiis at higit sa lahat, may pagmamahal. Anumang bagay na masakit kapag walang pagmamahal, wala pong saysay. Kaya para kay Padre Pio, ano po ang sinasabi niya? Panginoon, ang aking nakalipas ay sa iyong kabanalang awa. Ang aking sa ngayon ay inilalaan ko sa iyong pag-ibig. At ang sa kasalukuyang darating sa aking buhay ay inilalahad ko sa iyong probidensya. Isinusurrender ni Padre Pio ang kanyang sarili sa Diyos at dito nagmula ang higit sa lahat, ang kanyang kalakasan para tanggapin ang lahat ng pagsubok sa kanyang buhay at dito magmula ang kanyang kabanalan. Pero meron po siyang isang masigit na pinagkukunan ng kalakasan at dito hindi mapalagay ang masamang espiritu. Dahil sa ito ay kanyang araw-araw na ginagawa. Sa atin po, medyan nalilimutan po natin gawin ang mga bagay na ito. Kaya naman, ang nagiging concern natin, paano magkaroon ng kayamanan para manganoon maging kapangyarihan, para magkaroon ng katanyagan. Pero sa pamamaraan ng pamumuhay ni Padre Pio, siguro ito po ang isa sa maganda nating pwedeng matutunan. Ano po ito? Ito po ay ang pananalangin. Araw-araw na ginawa ng Diyos, nananalangin si Padre Pio. Every minute ang kanyang buhay ay inilaan niya sa buhay panalangin. Kaya ano po ang sabi ni Padre Pio sa atin? Prayer is the air or oxygen for our soul. Kapag nawala po ang panalangin sa buhay natin, mawawalang saysay ang lahat ng bagay na ginagawa natin at magiging mahirap ang ating pinagdaraanan. Ngunit kung tayo po ay mananalangin, ibibigay po sa atin ang lakas at mapapagtagumpayan natin kahit anong hirap ang ating pagdaraanan. Mga kapatid, hayaan po natin ang ating pananampalataya ay magpahayag, hindi lamang sa salita, kundi higit sa lahat sa ating gawa. Ang sabi po sa Ebanghelyo, ang liwanag po raw ng kabutihan ay ginagawa hindi po para lamang makita ng kunsinuman, kundi upang ito'y maging dahilan ng tinatawag na kabanalan or edification ng mga taong makasasaksi nito at higit sa lahat upang mabigyang parangal natin ang kabanalan ng Diyos. Tayo pong mga narito, kapag gumawa po ba kayo ng mabuti sa inyong kapwa, ano po ba ang inyong inaasahan? Mga kapatid, sa araw na ito, hilingin natin ang panalangin ni Padre Pio
Nang sa gayon, ang liwanag na tinaglay natin mula kay Jesus, Poong Jesus Nazareno, ay magliwanag sa ating buhay. Padre Pio, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang magdulot ng lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng kanyang anak na si Jesucristo. Ating tutugon, luwalhatian ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Ang bayan ng Diyos naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig, manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao, manalangin tayo. Luwalhati ang kanawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taloktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay, manalangin tayo. Luwalhati ang kanawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Luwalhati ang kanawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan, manalangin tayo. Luwalhati ang kanawa ng aming buhay o Panginoon. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at sa maging larawan kaming nagliliwanag sa kanila. Inihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang hain ng iyong bayan upang ang inialay ngayon ni San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan at magkamalandog ng iyong karangalan ang pagpapadulot ng aming kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumairin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Petrolcina ay pinararalangan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan kay si Jesucristo na maasahan at sa katapatan ay niyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit daw luriang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalagitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, manriyoso, diakono, at ang tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nagagagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob.
Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ayad sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo, at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Me, Lord.
I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon, at samahan ng ating simbahan, lalo na po mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation. Bukas, September 24, 2024, Martes sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan na may temang Shrine is a Place Where We Receive Mercy. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Miss Cherry Pie Picache. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ng Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay magagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga deboto na nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 to 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church organization, iniimbita namin kayo na isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenequiapo@gmail.com o pumunta sa information guard booth para fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita si San Pio ng Petrolcina ay pagtibayin nawa ng pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno.
Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo at dumudulog sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo ninyo ang landaladala nilang imahen, dasalan, sampunang kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng pagbibindisyong ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.